Good morning mga idol. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang pag-a-adjust ng valve clearance dito sa ating Toyota SB. O maaari mo rin naman i-apply ito sa mga ibang sasakyan dahil pare-pares lang naman din ang procedure. Ngayon tara, samahan niyo ako. Adjust natin yung valve clearance nito. Okay mga idol, ngayon anong mga tools ang kailangan natin? Una, syempre, ito, may basahan tayo. Tapos kailangan natin ng ratchet. Yeah, mahalaga 'to para mamaya ipapakita ko sa inyo. 12mm na open and close wrench katulad nito. Then kailangan din natin ng pantanggal ng spark plug sa SB kasi is 21mm. Actually 20.5 lang yun o 20.8, pero to 21mm, okay din naman. Then 19mm para do sa may pulley pagka nag-a-adjust tayo. Then extension kung meron kayo mas mainam. Then kailangan nyo ng flat screw. Then ito, kailangan nyo ng pillar gauge. Yan. So, ito yung pang-adjust natin ng mga clearance. Yan, oh. So, iba't ibang size yan. Ito yung pang-gauge natin ng clearance na ilalagay natin. Ngayon, mga idol, kung wala kayo na ito, no? Tip lang. Pero, hindi masyadong advisable. Pero, yun nga eh. Dahil hindi naman lahat tayo eh meron na ito. Yung iba, mga old mechanic ba, ang ginagamit, blade. No? Effective din naman. Basta magka-clearance lang. Pero, syempre, hindi mo maisasakto. Pero, pwede na kung wala ka talaga nito eh. Pero mas maganda kung meron ka nito. Bili ka na lang, mura lang naman 'to eh. Siguro hindi lalagpas ng 200. Iyan ang mga kailangan natin mga idol. Tsaka syempre, mas maganda kung meron kang gloves. Yan kasi medyo malangis yung gagawin natin eh. Okay mga idol, unahin na natin sa procedure natin yung pagtanggal nitong cylinder head cover, no? O valve cover. So actually mga idol, marami kasing technique sa pag-a-adjust ng valve clearance. Meron yung dito nila sinisilip, meron din dito. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung paraan ko. Masasabi kong mas madaling paraan. Pero kahit naman anong paraan, eh okay din naman. So, eto katulad yan. So, tanggalin lang natin to. So, sa akin kasi ganyan lang. Napaka-simple. Okay. Okay, after nyo ma-remove yung ating valve cover dito sa ibabaw, no? Yan, kitang-kita nyo na yung rocker arm niya, yung camshaft, yan, ganyan. So, tanggalin natin yung mga spark plug para mas madaling pihitin, no? Mas maganda yun kasi, syempre, nag-adjust na rin tayo ng valve clearance. Dapat, linisin na rin natin yung mga spark plug. Ganun gawin natin. So, yan, tanggalin nyo lang. So, tandaan nyo yung number, ha? Hindi pwede magkapalit-palit yan. So, yan, hugutin nyo lang. And ito, oops. Awit. Ayan oh, katulad niyan oh. Na-discover pa natin, may sira na pala 'to. Yung kanyang high tension. Pero kapapalit-palit lang nito eh, pero lumutong oh. Oh. 'Di ba? So, yan palitin na rin 'yan. So ito, 21mm. Okay. Sa mga spark plug idol, ang ugali ko, hindi ko pinagpapalit-palit eh. Kung number 2 siya, number 2 lang. So, pwesto nyo lang na magkakasunod sa paglalapagan nyo. So, hindi ko siya pinagpapalit-palit. Okay. So, pagka natanggal nyo na yung spark plug ninyo, no? Maganda to mga idol, linisin nyo na rin. Kasi, nagtanggal na rin kayo eh. Kasama na yun sa pag-tune up natin. So, linis or palit kung kinakailangan. Okay, so next, i-align natin to dun sa marker niya sa top dead center. So, ibig sabihin, ilalagay natin yung angle pulley sa top dead center o yung zero. So, malalaman mo naman yan kung paano yung ikot niya. Ayun o, katulad yan, itong part na to, yan o, may nakalagay na 10. So, ibig sabihin yan is 10 degree before top dead. So, ibig sabihin, dyan muna siya dadaan sa 10 na yan bago mag zero. So, ibig sabihin, clockwise yung ikot niya. So, ngayon, ipupwesto ko muna sa top dead center. So, gamit itong ating 19mm, no? Gagawin ko lang ay pipihitin ko yan. So, gamit niya ang ating 19mm, pipihitin ko lang. So, mas malambot na yan kasi wala na yung ating mga spark plug. So, walang kompresyon na mangyayari. Ngayon, itong pulley natin, may marker yan. Mapapansin nyo naman, may parang gatla. Yun yung itatapat natin. So, ito, katulad nito. Magkalapit na siya halos. So, itatapat ko lang sa zero. Yan. Ngayon, ang tanong. So ngayon, ang tanong diyan, 'di ba tinapat natin 'yon sa top dead center?
Ngayon, mga idol, kasi dalawa yan. Ito, maaring nakataas siya. So, ang ibig sabihin niyan kasi, yung piston nito, tsaka yung number 4, dahil nga running mate sila, yung piston nito, parehas nakataas. Tapos, etong dalawang to, ay parehas naman, nakatodo baba. Ganun ang mangyayari dyan eh. Ngayon, ang mangyayari ngayon dyan, ang tanong, eto nga ba ay nasa compression stroke? So, maaari kasing yung number 4 nga, dahil ito yung running mate niya, ang nasa compression stroke. At ito naman ay malamang napaakyat, which is yung stroke na yun, papunta sa exhaust, then ready na siyang mag-intake naman. So, ngayon, ang mangyayari, tukod to, nakatukod. So, ngayon, paano nga ba natin malalaman? Una, pwede nyo naman alugin itong tapet, no? Itong tapet. Tignan nyo kung may clearance. Yan. Kasi, syempre, dahil nga, kaya nga natin i-adjust itong ating itong valve clearance, baka may tukod na. Ngayon, syempre, hindi rin ganun ka-reliable yun. So, pero testing natin kung minsan mayroon pa yung konting alog, no? Ngayon, kung wala siyang alog, malamang ito, hindi siya, wala siya sa compression stroke. Tapos, pag tinignan nyo itong number 4, ito number 4 ang may alog. Yan, no? Yan, no? May alog yung number 4. So, ibig sabihin, ito yung may clearance, no? Ibig sabihin, ito yung nasa compression stroke. Tapos, isa pang technique para malaman yan, pwede nyo tanggalin itong ating distributor. Then, tignan nyo, di ba nga, yan, no? Yung mga wire niyan, papunta yan sa kanya-kanyang piston. So, eto, pwede nyo lagyan ng palatandaan kung sino dito si number 1, number 2, number 3, number 4. So, katulad nito, ang lumalabas mga idol, eto yung number 1 piston ko. Eto yung number 1 spark plug. So, ngayon, pagka ikaw nakaharap dito, ang ikot niyan ay pa counterclockwise, no? Paikot, pa kaliwa. So, lumalabas na ito yung 1, 3, tapos ito yung sa baba, 4, then yung pinakalikod ang 2. Ito. So ngayon, tignan nyo kung saan nakatutok yung ating distributor. Yan o, katulad yan. Hindi siya nakatutok sa 1. Ito yung 1 natin ha. Hindi siya nakatutok sa 1. So nakatutok siya sa number 4. So lumalabas talaga na yung tinitignan natin, yung number 4 ang nakatop dead center. Hindi yung number 1. So ang gagawin natin, ikutin pa natin ng isang beses yung ating pulley para ma ipesto natin siya dito sa may compression stroke. Tara. Okay. Isa pang paraan, no? Para malaman kung nasa compression stroke to. Eto, kung gusto ninyong tanggalin to, mas mainam. Pero syempre, kung minsan tinataman tayo, ayaw natin tanggalin. Pero mas mainam kung tatanggalin mo to. Kasi pag to, tinanggal mo, lumalabas na, pagka iyon, nasa timing mark, eto, dapat nasa timing mark din. So ngayon, ipapakita ko lang, pero hindi yan yung technique na ipapakita ko kasi sa inyo. Hindi yan yung mas madaling paraan. Kasi ayaw na nga natin baklasin to eh. Pero papakita ko na lang din kung ano itsura na ito dapat. Gagawin ko muna, i-adjust ko muna to, papunta doon sa kabila. So ibig sabihin, yung timing mark niya, papaikotin ko lang ng isa pang ikot o 360 degree, no? So yan, ikotin ko lang. So ngayon, yan, naikot ko na to ng isa pang 360, no? Ngayon, kung titignan natin to, ito kasi, ay, yan, medyo sira na rin. So lumalabas mga idol, ito kasi yung pinakamadaling paraan para malaman kung nasa top dead center tayo at nasa compression stroke yung number 1 piston, no? Ito nasa timing mark at ito nasa timing mark din, which is ito yung timing mark kasi ng 2E engine, ito tong part na to. Yan. So diyan malalaman natin nasa compression stroke siya. Ngayon, kung ayaw niyo ang tanggalin to, pwede naman natin gawin yung kaninang procedure, pero ito yung mas tama. So ngayon mga idol, ito na. So titignan naman natin, no, kung nasa compression stroke nga ito. Malalaman niyo kasi meron tong mga clearance kapag nasa compression stroke. Yan, no. May ano na siya, play. Ito. Oh, wala naman kasi ito nakatukod to. Yung running mate niya. Pero ito, magkakaroon ng play. Yan. So, yun nga, no? Ganun ang pag-check. So, mamili na lang kayo kung ano yung mas madali para sa inyo. Pwedeng dito nyo tignan. So, alam mo naman kasi tayo, medyo iwas na iwas tayo dyan sa mga timing mark na yun. Yung ibang mga nagdi-DIY, no? Medyo naguguluhan sila. So, kapag tinanggal nyo yun dito, makikita nyo itong gear ng ating camshaft. So, timing mark doon, top dead center, then timing mark dito. So, yun, sure bull yun, nasa compression stroke. Ngayon, yung kaninang procedure naman, ginawa natin, dito natin sinisilip. Kung nasa number 1 spark plug siya, katulad niya, no? O, nasa number 1 siya spark plug, which is, dito nga natin malalaman sa cap, yan o,
Ito yung number 1 natin. So pwede nyo lagyan ng tanda yan na ito yung number 1. Thus, malalaman nyo yung firing order dahil sa pagkaka-bye-bye ng mga high tension wire, no? Ngayon, yan. Yun yung mga procedure natin para malaman kung magsisimula na tayo mag-adjust dito. Ngayon, syempre meron pang isang pwedeng maging procedure. Kung ayaw nyo baklasin yan, ayaw nyo rin ito tignan, pwede naman. Ang gagawin nyo lang, lagay nyo sa timing mark yun. Then, tignan ninyo ito, yung cam lobe na tinatawag. Kung titignan mo, ito yung cam lobe niya, ayan o. Ito yung pinaka-umbok, ito yung umbok, no? Sa ito kasi, ang intake side, itong dalawang to, kasi 3 valve to eh. Itong dalawang to, intake side din, exhaust, no? Kung papansin ninyo, parehas nakikita ninyo yung umbok na hindi tumatama dito sa rocker arm. Ngayon, kung papansin mo yan, kapag kayan, nakatukod, ganito ang itsura. Yan o, yung cam lobe niya, nasa baba, yan o, nakatukod siya sa mga rocker arm. Tapos ito yung mababang side, which is, yun naman yung nandito, nandun yung mababa. So, ibig sabihin, hindi siya nakatukod. Yan o. Ngayon, ito, ang nasa ilalim. Ayan, nasa ilalim yan, nandun. Kaya wala nakatukod. Yung mga cam lobes niya ay nakalibre. Ibig sabihin, walang tinutukuran. Yan, ganyan yung pwede nating maging palatandaan. Tapos, syempre, meron pang isa. No? Ngayon, meron pang isa. Kung gusto niyo naman, pwede rin. Ito, kapain nyo yung piston. Kung nasan, yan o. Kung papasin nyo, yan o. Nasa tuktok siya, nakataas. Pwede yan. Kung ayaw nyo naman tumingin sa timing mark, pwede yan. Yan o. Tignan nyo kung nasa tuktok yung piston. Tapos pagka tinignan nyo to number 2, yan o. Oh, yan o. Diba? Nakababa siya. Ito naman, nakatodo taas. Yan o. Hindi ko may pasok yung screwdriver. Kasi nakakapako yung piston nasa ibabaw. Ito, yung iba, o. Oh, nakabaon. Ito number 3, o. Oh, baon din. Pero ito number 4, pag kinapa mo, dahil yan, nakataas din. Kasi nga running mate yan nung 1. 1 and 4 running mate, 2 and 3 running mate yun. So ibig sabihin, kung nakataas si 1 and 4, nakababa yung 2 and 3. Pag nakataas si 2 and 3, nakababa naman yung 1 and 4. So yan, pwede nyo naman din kapain yan. So maraming technique kung anong gusto ninyo. Pero ayun nga, mahalaga lang, nakatodo taas tong piston na to. Etong mga cam lobe ay hindi sumasayad sa mga rocker arm. Yan, para ma-adjust natin na tama yung valve clearance. Okay mga idol, so ngayon, alam ko medyo naguguluhan kayo. Mahirap talaga ang intindihin, lalo na kung DIY. Talagang medyo magulo. Pero i-recap na lang natin. So ang una at ang pinakamadaling paraan ay ito nga. Top dead center mo to, then tingnan mo yung timing mark nito. Pagka yan, naka-timing mark dito, naka-top dead center, yun, sigurado yun, naka-number 1 piston yun. O nasa compression stroke yung ating number 1 piston. Ngayon, kada pihit mo nyan, pag pinihit mo ng ganun, pag itong timing mark mo, napunta dito, mga 90 degrees, yan, napunta dito. Yun, number 3 naman yun. Tapos kapag nandito na siya, yun, dun ka naman, 1, 3, 4, 2. So, ibig sabihin, number 4 naman. Then, pagka nandito ka na, yung timing mark mo, napunta na dito, pag pinihit mo, ay yung number 2 naman, 1, 3, 4, 2. Yun nga yung firing order. So, yun, ang pwede nyong gawing basihan, no? Kung etong technique na to ang gagamitin mo. Ngayon, kung ayaw mo nga baklasin to, meron pang isang technique. Ito yung technique number 2. So, technique number 2 ay kakapain mo nga yung piston, no? Kakapain mo yung number 1 kung nasa tuktok yung ating piston. Yan o, nasa tuktok nga. Tapos, tignan mo itong mga cam lobe kung nakalibre. Ibig sabihin, hindi nakatukod. Yan o, yung mataas na part nitong cam lobe. Dapat nakalibre. Then, i-check mo kung may alog. Kung walang alog, dahil nga i-adjust natin eh. Kaya nga i-adjust dahil baka kulang yung clearance eh. Pero yan, diyan malalaman nyo na pwede na kayong mag-adjust. Tignan nyo lang itong piston, nasa top. Then, ito, yung mga cam lobe, nakalibre dapat. Yan. Then, i-check nyo yung ating distributor. Kung may distributor, check nyo, dapat ito, nakatutok sa number 1. So, yun mga idol, yung dalawang technique para malaman kung anong piston na o anong barbola na ang mga i-adjust natin. Yan, tara, simulan na natin. Mag-adjust na tayo ng valve clearance. Nasaan ba yung
valve clearance na adjustment. Kumbaga ano yung, paano natin malalaman kung ano yung tamang sukat. Karaniwan yung mga idol, ito. Yan, makikita ninyo under the hood kung ano yung information. Yan o. So katulad niyan o, yung valve clearance daw, intake 0.2 mm, exhaust 0.25. So yan yung susundin natin. Okay mga idol, pagdating naman dito sa mismong adjustment na ng ating barbula, yung clearance, no? Kasi dito sa 2E engine, meron akong tatlong barbula kada cylinder. So 3 valves per cylinder, 12 valve to. So kung papansin niyo ito, itong dalawang cam lobe na to, yan o, magkasama sila. Tapos ito yung isa na iiba. So ito kasi, meron akong dalawang intake tapos isang exhaust. So lumalabas yung dalawang intake ko ay ito tapos ito. Tapos yung exhaust ko ay ito. Ngayon, katulad nga nung pinakita ko doon sa may under the hood, no, na sticker. Ang valve clearance nito ay 20, no? 0.20 mm. Tapos pagdating sa exhaust is 0.25. So magkaiba sila ng clearance. Tapos kung papansin niyo ito to. Sa ibang sasakyan kasi, no, ito tong part na to nakadirekta dun sa mismong valve. So ang ginagawa natin, dito natin nilulusot sa banda rito. Pero sa 2E kasi, hindi siya dun nakadirekta, no. So ito, kung papansin niyo, ito tong part na to, yan sa kabila niya yan, magkakabilaan yan eh. So ito, yung kabila niyan, yun yung mismong tumutukod sa barbula. At yung mismong barbula, yan o, kung papansin niyo, yan o, parang may groove siya na pa ganun, na hindi mo maitutusok itong ating feeder gauge. Hindi mo maipapalaman yun dyan. So ganyan yan. Tapos dito naman sa part na to, yan, ito, yung ilalim na ito parang ano to eh, parang dome, no? Kaya hindi mo rin ito matutusukan. So sa ating 2E engine, ang pagkuha ng valve clearance nito ay dito. Teka lang ha. So ito yung aking 20. So ito, try natin dito sa may intake side. So itong 20 ay ilulusot ko lang. Parang ganito. Yan o. Ilulusot ko lang ng ganyan. Papunta dun sa kanyang yan o, yung clearance ng cam lobe. At saka netong, okay. Okay. So okay, siguro maganda luluwagan ko muna to. So ito na lang, luluwagan natin. So niluwagan ko muna. Then ito, para may pasok lang natin at maipakita ko sa inyo, no? Yan. Yan, luwagan ko muna to. So ang pagpasok nito, ang kukuha na natin ng clearance ay ito, yung mismong cam lobe tsaka yung sinasayaran niya. So kung titingnan nyo, yan o, ipapasok ko lang ng ganyan at maipapasok na yung ating feeder gauge. Ito yung kukuha na natin ng clearance. Yan. So ngayon, sige, papakita ko naman sa inyo kung paano natin gagawin yan. So, yan na nga, no? So, intake side, dalawa yan. Ito, dalawa. Then, ito, exhaust. So, yan. Igaganyan ko lang. Ngayon, ang pagkuha naman yan, yan nga, diba? Niluwagan natin to. Isagit nyo muna ang pataas para kapag kapinihit nyo kasi, para hindi nyo maramdaman yung higpit, no? Saka ninyo ibababa. So ngayon, ang akin kasi, ginagawa ko dyan, pinapakaramdaman ko yung pagpihit ko na itong screwdriver. Walang masyadong tension. Kumbaga, magaang lang. Magaang na pihit. Yan o. Pagka medyo dumikit na, ay pakiramdaman nyo to. Dapat talaga, ay may mararamdaman kayo dito ng konting drag o yung higpit ba. Hindi masyado maluwag, hindi masyado mahigpit. Pero dapat, halos tukod, no? Ito, ito to ha. Ito, medyo tukod. Kumbaga, medyo ipit. Pero wag masyadong ipit. Kasi pagka ito, hinigpitan nyo pa ng husto, ang mangyayari dyan, kaya niya nang itulak na nakapalaman ito, tsaka yung valve spring. Kapag yun, itinulak niya, parang mawawalan kayo ng clearance nun. Kaya dapat, papakaramdaman nyo to, dapat, hindi siya masyadong tukod. Pero hindi rin dapat masyadong maluwag. Yan. So, sakto lang. Makaramdam lang kayo ng parang ipit siya. Yan. Okay na yun. Yan. Pagka ganyan na, gagawin nyo naman, di ba yan? Titingnan nyo yung posisyon nung mismong pinipihit natin na tapet, no? Higpitan nyo ngayon tong nut, no? Yung nut naman na yan, dapat ay gagawin nyo, ito, dapat open wrench, o kaya, kung meron kayong back wrench, mas maganda eh. Yung parang pabalik po yung ganito. So ngayon, kailangan, steady lang yan. Hindi dapat yan mawala sa posisyon. Kung yan na yung higpit ng tapet, huwag dapat mawala hanggang sa mahigpitan nyo. So, dapat steady lang. Yan o.
Yan, hindi siya dapat sumabay sa pihit nung nut. Kaya dapat iipitin nyo nung screwdriver. Yan. Yan, pagkaganyan nyo na, then check nyo ulit. Dapat hindi nagbago yung clearance. Yan o, yung drag niya nandun pa rin, medyo ipit. Pero, yan o, malaya pa rin na makakagalaw. Pero sakto-sakto lang. Yan, then, hugutin nyo na. Okay? So, sa intake side yan. So, dalawang intake. So, gagawin natin yan, bawat isa. So, katulad nito, intake din to. Ganun din. Then, sa exhaust, ganun din. Pero ito, ibang clearance. Which is, 0.25 naman yan. 0.25. So, kaya dalawa yung inilabas ko. Isang 20, isang 0.25. Okay? So, ganun. Ngayon, papakita ko naman sa inyo, kung pagkatapos ninyo i-adjust to, ano yung susunod? Pwede kasi, na kung gusto nyo, pihitin nyo lang yung mismong pulley. Ikot nyo ng 360 uli. Tapos, balik sa timing mark. Yung number 4, ang gagawin niyo. Pero mas maigi na yung ano eh. Isang pasada nyo na lang para hindi kayo pihit ng pihit eh. Gawin nyo na lang yung sequence na 1, 3, 4, 2 para mas madali. Okay. So ganun lang yung pag-adjust nito. Okay. So ipapakita ko na rin no. Kanina intake din yung intake yung in-adjust natin. So unahin nyo na yung dalawang intake. So paisa-isa lang. Kasi baka malito kayo, iba yung maipasok nyo, akalain ninyo, exhaust yun. Kasi kailangan matukoy ninyo, katulad nito. Pag tinignan nyo, yung isang intake valve ko nandito sa side ng exhaust. Kasi ito yung tambucho eh. Kala ninyo, exhaust yan, pero intake din yan. Intake yan. Ayan o. Intake to, intake din ito nasa gitna. Pero ito lang yung exhaust, itong part na to. So, gawin nyo na, dalawang exhaust mo, dalawang intake muna. So, ito. Ayan o. Off. Okay. Ayan yung clearance niya. Then, maluwag na to. Ipita ko muna. So, ganyan lang din. So, pares lang. So, hanggat nandito kayo sa piston 1, eh, gawin nyo na lahat para dito sa piston 1. So, yan. Dapat maramdaman nyo na medyo may drag o medyo ipit. No? Yan o. Basta, dapat mailapag nyo rin yung ano mo, yung pillar gauge eh. Yan o. Yan. Dapat medyo ipit. Yan, ramdam nyo na naipit siya. Then, yan. Yan, ipit. Okay. Okay. Yan, okay nga. So, yan. Ay, yan. Yan. Tapos, testingin nyo kung nagbago. Dapat, nagagalaw nyo. Hindi naman masyado maluwag, pero hindi naman masyadong higpit. So, ayan. Yan. Pwede nyo itusok ulit. Yan, testingin nyo. So, yun. Basta yan. Ayusin ko na lang mamaya. Kailangan medyo nagagalaw ninyo pag chinek nyo. Then, sa exhaust. So, pagdating sa exhaust, no, ibang size na. So, dapat itong 0.25mm na ang ipapasok nyo. So, ito. Luluwagan mo muna. Op. Then, ito, luwag, then, okay, so ito yung aking 0.25mm, so yan, oh, masyado maluwag, didikit ko, dapat maramdaman nyo na may drag, yan o, oh. Yun, so ganyan siya, yan, then steady lang, andaan nyo yung clearance na yan. Then, off. Sikip. Ganyan na natin. Then, sikip. Off. Yan. Then, testing. Yan o, oh, sakto-sakto. Yan. Ganyan dapat. Yan. Yan, testing lang ang mag-sikip. So, yan. Yan. Sakto na yung clearance na yun. Sakto na yun. Then, talon tayo sa number 3. Katulad ng tinuturo ko. Okay. Ngayon, tatalon tayo sa number 3. Diba? Ito. So, ang gagawin niya, diba? Ito. Itong part na to. Okay. So, pakita ko lang ng actual. So, yung part na to. No? Ang gawin nyo lang, ito, kung nakabukas to, ah, kung binuksan nyo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, is depende sa inyo kung anong technique gagamitin nyo. So, yan, binuksan ko. Ito, dapat yung timing mark ko dito, mapunta dito.
So para letter T lang naman din yan eh. Pero ang gagawin ko is dapat pumiit siya ng 90 degrees. So kasi nga pagka pumiit niya ng 90 degrees, ano na yon, number 3 piston na yon. Tapos 90 degrees uli, pag ito pumunta na dito, magiging number 4. Then yung huli is yung number 2. So ganun lang, 1, 3, 4, 2. Ngayon pagka pinihit ko yan, ipapansin nyo ay yan o, iikot sya ng ganyan. So ngayon yan, so ang tinitignan ko na lang dyan kung tutuusin ay ito yung galing dito pumunta dito para sa may marker nya banda tumapat doon. Then kasi kahit hindi naman talaga actually saktong sakto, kasi malaki naman yung allowance doon habang umaakit, kasi yung piston natin ng ganun naka-free yung ating mga barbula, naka-todo sa rayon, kaya okay lang na hindi masyado sumakto. Pero dapat syempre eh ano yun, kasi ang mangyayari dyan habang umaakit yung piston yung ganyan, nakasara yung barbula dahil nga compression siya eh, sarado ang barbula hanggang sa halos bumaba na siya, nakasarado pa rin yun. Kaya okay lang. So malaki yung allowance ninyo kahit hindi nyo isaktong sakto sa mga marking. Basta papunta na siya dyan, nasa bandaran dyan na siya, okay na. Kaya nga may i-apply din natin yung gantong technique. Pwede nga rin na basta ba makapamo lang yung piston, di ba? Sabi nga 1, 3, 4, 2 ang tira niya. So 1, galing na tayo dyan. Then mapupunta ka sa 3. Kaya nga pwede mo i-apply yung technique na kapayin mo lang yung piston. Basta nasa ibabaw yan, oh. Makakapamo yung piston eh. Dito sa may butas na spark plug, nasa ibabaw siya. Ito, nasa sa, yan o, nakabaon. Yan o, yan o. Basta nasa ibabaw na siya. At makita mo nga na itong mga cam lobes niya ay nakalibre ito. O, di ba? Nakaangat. Ito yung lobe niya. Hindi nakasayad dito sa may aking rocker arm. Hindi nakasayad, hindi nakasayad. Pwede ka na mag-adjust nun. Kahit hindi yan saktong-sakto, pwede ka na mag-adjust. Then, pwede mo i-validate dito. Tignan mo. Kung nakatutok siya sa number 3 na spark plug, yan o. 1, 3, 4, 2, paikot, counterclockwise, 1, 3, oh, natutok siya sa 3, then, dito lang eh, malaman mo na eh, basta nakaangat yung mga lobe na yan, yan, hindi siya nakasayad dito, then, check mo yung clearance, yan, may clearance ng konti yan, so, yun, pwede mo na i-adjust, so, ganun din, gagawin natin, yung parang ginawa natin dito kanina, adjust nun, pagka-adjust nun, then, kunyari, na-adjust ko na, o, lipat naman tayo, 1, 3, 4, 2. Lagi nyo tatandaan yung sequence na yun. 1, 3, 4, 2. So, yun ah. Basta, ganun ang firing order, ha? Kasi karaniwan naman, ganun yung firing order. Pero, may mga sasakyan na iba ang firing order. Pero, basta, ganun ang firing order, ganun na lang adjustment nyo. 1, 3, 4. Kunyari, na-adjust ko na itong 3. O, balik ako dun. Yan, o. Adjust ko. Kung ito nakasara, walang problema. Huwag nyo nang tingnan. Dun na lang yung cam lobe. O, kapayin nyo yung piston. Kung ngayon, ito nakabukas mas maigi. Ito, hintayin nyo lang mapunta dito. So, o kaya, yan. Basta, pumihit lang to. Itong part na to. Kung maganon. 90 degrees. Yan o. Ituloy ako. O. Yan o. Okay. Hop. Yan. Yan. 90 degrees na. From dito, pumunta dito. Yan. Okay na yan. Then, validate ko ulit. Kung umu-okay na siya. So, okay. Dito sa part na to. Okay. Yan. Sa part na yan, ito yung adjust natin, di ba? Number 3. Nandito na tayo sa number 4. Yan o. Cam lobe, nakataas. Hindi nakasayad dito. Wala siya sa baba. Then, ito, cam lobe na ito ng exhaust niya. Yan. Nakaangat din. Then, pag tinignan mo to, yan o, nasa number 4. Dito yung kanina eh. 1, 3, 4 dito. Tapos 2 yung banda rito. So, yan. Pwede ka na mag-adjust ulit. Adjust mo na. Pak. Nyari, na-adjust mo na. Okay ka na. Na-adjust mo na. Then, fit ulit hanggang sa matapos mo. So, next nyan, hitim ulit. Dito, kung nakabukas nga ulit ito, yan, fit ulit. Pak. Yan, o. Oh. Oh. 90 degrees. Oh. Or else, yan, o. Oh. Yan, 90 degrees. Okay na. Yan, 90 degrees. Then, check mo ulit dito. Punta ka ulit dito. Diba? 1, tapos ka na sa 1, tapos ka na sa 3, tapos ka na sa 4, balik ka na sa 2. Yan, 1, 3, 4, 2. Yun na cycle eh. So, ito na. Number 2. O, pansinin mo. O, diba? Nakaangat yung lobe. Yan. Tapos ito, lobe neto. Then, kung papansinin mo, maaaring may clearance yan or wala. Depende kasi nga kung kaya nga natin na-adjust. Yan o. May clearance naman. Yan o. May clearance siya. Then, ito, pansinin mo. Yan o. Diba? 1 dito. 1, 3, 4. Ito na yung pan number 2. Pag tinignan mo yan dito, mababalidate mo yan o.
Natutok yan. Ayan o. Tignan mo na lang yun. Nyari ito. O, dito siya natutok. Ayan o. Papansin mo. Pag binaybay mo yung high tension wire na yan, papunta yan dito. Sa number 2. Tapos yan. Adjust ka na. Katulad nung pinakita natin. Adjust na. Yan. So, yun mga idol. Napakasimple. Ganun lang ang gagawin. Ganun yung mga technique. No? Para malaman ninyo kung anong side na yung i-adjust ninyo. Anong piston na. Anong barbula na yung i-adjust nyo. Ganun lang. So, ngayon mga idol. I-adjust ko na lang muna to. Dahil medyo sinortcut ko lang. So, i-adjust ko muna. Pero, hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano pa-startin. Dahil nagkaroon nga ng problema. Ito, yung isang, ito, to, yan o, nasira. So, bibili pa ako nito. So, hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano magiging tunog niyan. So, basta, ganun lang yung technique. Mamili na lang kayo. Kung gusto nyo tignan dito sa may camshaft pulley, tapos sa crankshaft pulley, cam and crankshaft pulley, pwede kayo doon magtingin. Pwede rin dito na lang sa mga cam lobes. Pwede rin dito. Then, basta kapain nyo lang yung mga piston. Kung nasa top, yan o. Kita naman yun. Open to. Nakaangat yung mga lobes. Then, piston yan. Siyempre, nakaangat din yan o. Kapain mo lang. Yan. Ganyan yung mga technique natin. So, yun lang muna mga idol. Maraming salamat po. So, yan o. Pag pinakinggan ko, mas tahimik na. No? Wala na kasi yung parang typewriter dito eh. Kumbaga, wala na yung ingay masyado sa ibabaw. So, yung naririnig ninyo, medyo lumalagit eh. Dito yung sa mga pulley. Or hindi ko pa alam kung saan. So, hindi ko pa uli na-check to. Pero dito, pag pinakinggan ko, wala na. Wala na masyado ingay.